guys, good morning. Welcome back to my channel. It's a sunny morning, guys. Sunny morning. So, for today's video, ay ipakilala ko sa inyo ang aming nag-iisang pusa. Actually, tatlo silang magkapatid. Pero, nung lumaki na sila, ang dalawa niyang kapatid, natuto ng gumala. Eh, nagtataka na lang kami, hindi na nakauwi ng bahay. Itong naiwan naman, si Orange, talagang hindi ito gumagala. Lumalabas lang ito ng bahay pag nagsi-CR siya. Kaya, ayun, siya na lang ang naiwan. Yung dalawa niyang kapatid, wala na, siguro namatay na yun. Kawawa nga eh. Alam mo guys, nung maliit pa silang tatlo, dalawang ahas ang naano nila, ang nahuli nila dito sa dito sa ilalim ng mangga namin, kasi malamig, malamig dito sa ilalim ng mangga. Talagang nakikita namin. Akala namin kung ano yung nilalaro-laro nila, yun pala ay ahas. Pero maliliit naman. Saka namatay talaga ang ahas. Kaya, isa din yan sa advantage na mag-alaga tayo ng pusa sa bahay natin. Kasi una, walang daga sa bahay nyo. Tapos, nagfa-fight talaga sila sa ahas, guys. Proven ko na talaga yan. Kaya, inaalagaan namin sila na parang na parang tao. Pinapakain sa tamang oras, yung kinakainan malinis, pagkatapos inhugasan namin yung plato para naman ma-feel nila na at home, feel at home sila sa bahay. Miming namin guys, antok pa. Hello Miming, good morning. Miming. Miming. Ano naman ka din natulog, Ming? Ah? Asleep pa si Miming? Asleep pa? Antok pa si Miming? Hmm? Ano mo naman ka sa sulod? Bugnaw man din eh. Gitugnaw pa si Miming? Miming? Hindi siya nagre-response kasi. Antok pa siya guys. Pero nagising na to kanina eh. Nang nag-gapi si mama, nanghingi ng tinapay or biskuit, ganun yan siya. Tapos pagkatapos, balik siya tulog. Kasi ang pusa guys, sa gabi, hindi sila masyado natutulog. Kasi parang nagbabantay sila sa bahay. Hindi sila kagaya natin na sa gabi natutulog. Sila naman, sa araw sila natutulog. Sa gabi gising sila. Miming! Miming! Tulog pa si Mimi? Mimi! 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 Antok pa si Mimi? Mimi! Orange. Miming. Orange. Miming. Hindi talaga siya nag-response kasi. Antok pa siya. Miming. Hindi talaga siya nag-response guys. Antok pa. Ayaw pa disturbo. I-video ko yung mga niya. Yung galaw niya. Inom tayo guys. Hot water. Sa umaga, at time na magising ako, ito lang ang iniinom ko. First in the morning, hot water. Tapos, lagyan ko ng konting
tubig na hindi naman siya malamig. Mas gusto ko nga yung medyo mainit-init. Kasi mula nung naano ko sa Facebook na maganda ang hot water or maaligangga, aligangga sa morning pagising mo para mahugasan yung ano natin, yung bituka at ma-flush siya. Kasi syempre natutulog tayo buong gabi, diba? Yun. Dapat nga daw ano, 2 glasses. Pero ito ganitong kadami lang, puno na cup ang kaya kong ubusin bago ako magwawali sa labas. Dapat talaga guys, before tayo kumain ng breakfast, inom muna tayo ng ano, plain hot water or maaligang-magam na tubig. Huwag muna yung ano, yung kape. Kasi kailangan talaga plain hot water. Yan, gising na siya guys. Mimeng! Mata na si Mimeng? Mata? Ah, mata na? Ah? Ah, mata na? Mata na si Mimeng? Antok pa si Mimeng. Ha? Huh? Masamang ka natulog gabi. Huwag mo na ika ni sulod. Hmm? Mimeng? Oh, antok pa? Tulog pa si Mimeng? Hmm? Tulog pa? Sleep pa si Mimeng? Sleep pa. Sleep pa si Mimeng? Sleep pa ang Mimeng? Matulog daw siya ulit. So ayun guys, ugaliin niyo yung ano, uminom ng maaligamgam na tubig pagkagising ninyo. Alam niyo ang sarap ng pakiramdam. Yung maaligamgam muna na tubig bago kayo ano, kumain ng kung ano-ano. Tingnan mo, pinawisan na ako guys, oh. Umaga. Dahil sa ano, mainit. Ang sarap sa feeling yung pag-inom nyo ng maaligamgam na tubig, yung dire-diretso dito. Parang nakuhugasan talaga yung bitukan nyo. Promise. I-try nyo guys. Ako, nakaugalian ko na talaga to. Pag parang hindi na kompleto yung umaga po ko pag ano, pag hindi ako nakainom ng tubig na maaligamgam. As usual guys, after ko uminom ng maaligamgam na tubig, magwawalis na naman ako sa aming bakuran. Ayan. Ang lamig ng simoy ng hangin. Sa umaga, malamig. Ako nainitan ako, dito yung favorite place ko sa hagdanan namin. Kasi direct yung ano, yung hangin galing sa doon kasi banda, doon talaga sa likod. Ano yan siya eh, dagat. Pero medyo malayo-layo din. Pero yun nga, yung kasi dahil sa walang bahay sa likod namin, yung hangin dire-diretso dito sa amin kasi palayan lang dyan eh, kaya yung hangin dire-diretso. Eh ang sarap ng hangin, ang ano ng hangin dito, diretso dito sa may hagdan. Yan, pag ano nga, pag may pumunta dito sa bahay, talagang sinasabi nila na ang ganda naman ng ano ninyo, yung lugar ninyo, kasi ano, mahangin. Yun.
tahimik. Ayan o. Ang aking five fingers. Ito naman ay spider din siya, guys. Family din siya sa spider. Yeah. Ang spider plant, guys, ay ano din siya? Yung air, isa din siya sa air purifier plants. Kalimitan ng mga kinokoleksyon ko ay yung mga ano, yung money plant, yung mga air purifier, money tree, kasi magtanim lang tayo ng halaman, syempre yung may ano, yung benefit sa katawan natin, di ba? Marami mag ano ako, i-vlog ko din yung mga collection ko na mga ano, mga lucky plants, money plants, mga air purifier, ano ko sa i-video ko, ipapakita ko sa inyo yung mga collections ko. Hi, good morning, Lucky Bamboo. Ito, guys, ang Lucky Bamboo ko. Nung pumunta ako sa ano, sa Pampanga doon, nagbakasyon ako sa biyanan ko. Nilagay ko to siya sa loob ng bahay namin. Mga almost 2 months din siya doon. Hindi nalipat ni Mama dito sa ano, sa labas. Pag-uwi ko, guys, namatayan siya ng ano, 4 na piraso. Tapos nag-fail yung namumutla yung ano niya, yung dahon. Kasi hindi siya naaarawan. Pero ngayon, guys, oh, medyo nakabawi na siya. Yan, green na ang ano niya, mga dahon niya. Kaya dapat talaga, guys, pag may indoor plants tayo, ilalabas natin sila at least twice a week para naman maano sila, mainitan sila. Kasi kagaya natin na ano, mga tao na kailangan natin ng vitamins galing sa araw, yung sinag ng araw, sila din, kasi may buhay din sila, kailangan din nila ng vitamins galing sa araw para mabuhay sila ng matagal. Sili, guys, oh. Kasi ang ulam namin ngayon paksiw na isda, kaya sarap nito, paksiw na may sili. Mimi, gutom na ka? Gutom na siya, guys. Ang hingi na siya ng pagkain. Gutom na si Mimi. Gutom na. Mimi, gutom na. Wait lang, Mimi, ha. Wait lang, Mimi. Wait lang, ha. Wait lang, Mimi. Wait lang. Wait lang, Mimi. Wait lang. Wait lang, Mimi. Itong ulam namin, guys, paksiw na tulingan. Tapos, malaki kasi siya, kaya hiniwa na lang. Tapos, lagyan din ni Mama ng David tatlong ano, slice. Kain tayo, guys. Yan, paksiw. Tapos may kape. Yan. Kamaya na dis. Yan, daming sili. So, guys, dahil tapos na akong kumain, kaya gawaan ko na si Miming ng pagkain niya. Kung ano ang ulam namin, ganun ang ulam niya. Gustong gusto niya tong ano, paksiw.
Ako. Ubos yung bibigay mo sa kanya. Basta paksiw. Na may sabaw. Ito yung plato ni Mining, guys. Lipat ko lang dito. Yung sobra ng pamangkin ko, dito pala niya inilagay. Inilagay pala niya sa plato ni Mining. Ah! Mmm! Gutom na gutom. Gusto niya ang paksiw. So guys, this is all for today's video. Ipakita ko na sa inyo ang aming nag-iisang Miming. Siya na lang ang naiwan. So, please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you!